Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinaad ng Department of National Defense na posibleng mangyari sa susunod na taon ang multilateral patrol sa West Philippine Sea kasama ang ibang mga bansa. France, India, Canada, UK, New Zealand ang ilan sa mga bansang binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang nagpakita ng interes na sumama sa isang maritime patrol. Kamakailan lang na magsama ang Pilipinas at Estados Unidos sa Joint Maritime Patrol sa WPS kung saan nagresulta sa mas agresibong panghihimasok ng China. Belta ni Teodoro, patuloy na magpoprotesta ang bansa sa kanilang mga gawain. Samantala, idiniin ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang ating teritoryo sa China. Dagdag ng General, lalo pang palalakasin ng AFP ang ating Territorial Defense Operation sa pamamagitan ng pagpapalawig ng presensya ng militar sa mga katubigan ng Pilipinas. Hindi bababa sa 14 ang patay habang 25 naman ang sugatan matapos pagbabarilin ng isang estudyante sa Charles University sa Prague sa Czech Republic bago ideklarang eliminated ang gunman ng mga otoridad. Kinilala ang suspect na si David Bozak, 24-year-old student mula sa nasabing universidad na natagpo ang patay sa loob ng pinangyarihan ng krimen. Ayon sa pulisya, hindi nila tukoy kung napatay ng pulis o nag-suicide ang suspect bago nila ito matagpo ang wala ng buhay. Dagdag pa ng pulisya, pinaniniwala ang sangkot din ng suspect sa 2 pagpatay na naitala kamakailan. Lubos namang ikinalulungkot at taos-pusong nakikiramay si Czech President Peter Pavel sa pamilya at kamag-anak ng mga biktima dahil sa nangyari. Sumiklab ang pamamaril bandang hapon matapos umakyat sa 4th na palapag ng gusali ng Charles University ang suspect na may dalang mataas na kalibre ng baril at pinaputukan ang mga estudyante at tauhan ng naturang universidad. Samantala, natagpuan ding patay ng mga pulis ang ama ng suspect sa kanilang bahay sa isang bayan sa Houston bago mangyari ang pamamaril. Nakapagtala ng pinakamataas na insidente ng food insecurity sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nasa 84.1% batay sa pag-aaral ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Ayon kay DOST-FNRI Director Imelda Agdepa, nakapagtala rin ng mataas na food insecurity sa rehiyong Caraga, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Bicol Region mula sa datos ng Expanded National Nutrition Survey. Paglilinaw niya, ito hindi dahil sa limitadong access sa masustansya at ligtas na pagkain, ngunit aniya, may programa naman ng gobyerno para rito gaya ng pagsasagawa ng supplemental feeding programs para sa mahihirap na Pilipino, partikular na sa food insecure areas. Samantala, nakikipagtulungan na rin sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagpapatupad ng Food Stamp Program na isa sa flagship program ng Marcos Administration upang labanan ang kahirapan at food insecurity sa bansa. Asahan ng rainy long Christmas weekend sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na pag-iral ng malakas na northeast monsoon o amihan at ng shear line sa bansa ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ngayong araw. Gayunpaman, magkakaroon naman ng generally fair weather na may posibleng pulupulong pag-ulan at pagkidlat sa Timog Luzon, sa Visayas at sa Mindanao ayon sa PAGASA. Panakanakang pag-ulan ang mararanasan sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte dahil sa pinagsamang epekto ng shear line at amihan ngayong araw. Inaasahan namang gagaan ang pag-ulan sa bisperas ng Pasko at maaring tumutok ito sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Samantala, magiging maulan din sa Kalayaan Islands dahil naman sa nalalabing epekto ng Tropical Depression Cabayan. Inabisuhan ng kamanihan ng publiko na laging magdala ng proteksyon laban sa nagbabadyang masungit na panahon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.